Po mga kabayan, ang resulta ng aking ginawang pagpapropagate at pagpapabulaklak ng ito pong dendrum or cage. Magandang umaga po mga kabayan. Ngayon naman po ang ating gagawin ay tayo po ay magpapropagate ito pong dendrobium or cage. At ito pong pabubulaklakin at ating pong pasusuluyin itong mga tiyong ito para magkaroon ng tie cage. So ito po ay sa iba, ang ginagawa po na pinapabayaan lang ito doon sa hindi pa maaari magpropagate hanggang sa antenna lang ito bumulaklak. So ito po ay mga magtatagal bago bumulaklak. Akala po natin bubulaklak pa. Pwede rin po pero napakatagal na. Napatagal pa. So ang gagawin po natin mga kabayan ay ating pong puputulin na ito at ating ipopropagate. Yan. Ang iba po ang ginagawa ay binubunot po ito, inaalis yung ugat at di isa-isang kinukuha ito. Ay pagkapuga yung pamaraan ay nai-stress po itong katulad nitong may suloy ng ito. Imbes na ito po ituloy na ng kanyang pamumulaklak at siya hindi na magpapanibagong tubo ng ugat dahil nga kukuhan ito, ito po at lang ikakat ng cutter. Ito po. Para po hindi na siya magalaw. Yan. Pwede pong gumitin. Di ito po ay didiretso niya pamumulaklak. So ang gagawin po natin, tulad po ito, dyan po yung mga nasugatan, ano po, baka po magkaroon siya ng punggos, ay ito po siya lalagyan ng kuhan, yung natural rotting hormone. Ito po yung ating gagamitin. Ito pong natawag na rotting powder. Ito po pwede natin ilagay na dyan para po siya ay madaling mabahaw at matakpan yung kanyang sugat. Kasi po pagkain po hindi niyo nilagyan, ang mangyayari po diyan, yan po ay magkakaroon ng punggos, mabubulok po hanggang patiti, apektadong mamatay. Yan. Pwede rin pong ilagay nyo dito ay kandila o yung pong punggisay. Pwede rin po kung kayo meron. Pwede rin po may yung aloe vera, yung pong kanyang gels yan yung ilalagay. Yan. Yan. Dito po ay atin na munang tatago sa isang tabi. Ito po, yan. At ito naman pong isang ito, katulad nito, ito po ay ating itatanim sa isa-isang paso. Titingnan po natin kung gano'ng katagal siya at ilang buwan bago siya magkaroon at natawag ng kaykes. Yan. At itong kukunin mo ng ano. Yan. Yan. Dito po natin siya ilalagay. Ang akit mong gagawin ay hindi na tayo maglalagay ng umpwa. Napakadami yung mga bunot na mga ating ating puputulin. Ang gagawin ko na po yung kokopet na yung po ay talagang pino na para mas madali po itong recover. Yan, ito po mga kabayan, gagamitin natin. Yan. Ilalagay po natin dito. Yan. Yan. Tapos ito po ating ilalagay dito at kung lalagyan muna din ng rotting powder para po madali siyang magkaroon ng ugat. Yan, ito po mga kabayan. Yung pong ating pinutol doon na sanga ng orchids na walang dahon, ito po at kung tinanim dito sa kokopet na giniling. Yan. Ngayon pong gagawin natin para siya ilag madaling tubuhan ng ugat at kung gagamitan siya ng rotting powder. Ito po yung rotting powder na gagamitin ko. Doon po sa mga gusto mag-order mga kabayan, pwedeng i-PM lang ninyo ako. I-click ninyo yung link ng Kabayang Money. Yan po. Maraming po ako niyan. So ito po. Yan. Ang gagawin po natin dito ay ate po siyang tutunawin, kakanawin dito sa 1.5 liters of water. Pwede po natin idilig sa ating halaman para po siya ay lalong gumanda yung kanyang ugat. Magkaroon siya ng roots vitality at dahon at bumerde. At madali po siyang magkaroon ng cakes. Suluyan po dito. Yan ito po. Ito po ay pwedeng pagtatluhin, isang kutsara lang, 1.5 liters of water. Hindi na po
para madali-dali. Ayan. Ito po, ati pong paghahatiin na. Ayan. Ayan. Tapos, ati pong lalagyan ng 1.5 liters of water. Ito po ay pwede niyong idilig kahit anong klaseng haraman, lalo po sa mga bagong mga tanim, yung mga cuttings, para po siya ay mabilis tumubo ang ugat. Ayan. Ayan, at yun pong ilalagay dito. Yung pong gusto mag-order nito, pwede pong kayo mag-PM kay Kabayang Money. Yun naman pong kuhan, mga nagtitipid, kumbaga eh, gusto yung sarili nilang sikap, di yun po, pwede po yung kung kayo may mga kukunt ng mga honey, pwede po siya doon sa yung kuhan nito, yung pinaka-stem. Pwede po yung aloe vera gel, pwede rin po yung sa saging, yung bananang bulok na, ayan, yun siya pong, ayan, yun po, yung mga natural protein hormone. So, ito po, kung kakalugin muna, para matunaw na yung powder na ating protein powder. Ayan. Ayan. Ayan, ito po, atin na pong ididilig. Dito muna po sa ating kinuhanan ng kuhan ng sanga. Ayan. Ito naman po yung ating bagong tanim. At ito po ay ating obserbahan, mga kabayan, kung ilang bawan bago siya magkaroon ng pinakasulo, yung tinatawag ng mga iba na keikes. Ayan. So, ayan po mga kabayan, at pong ilalagay muna sa medyo kanlong, yung hindi na sisikat ng araw pero naliliwanagan naman siya para po siya ay magkaroon na ng tubo. Ito po, obserbahan po natin kung ilang buwan. Ito po, mga kabayan, pagkaraan po ng humigit kong walang 3 buwan nung akong mailagay po itong ito po pinaka-branch nung akong pinutol na dendrobe yung orchids. Ito na po, siya po ay tinubuan ng pinakasuloy, yung pong tinatawag na keikes. Yan po. Ay, ang gagawin po natin dito ay ate pong puputulin at ating tatanim. Yan. Yan, ito ho, may suloy na. Yan. Ate pong kukuhanin yan. Puputulin. Yan. Yan, ito po yung ating tatanim. Titingnan po natin kung ilang buwan siya bago bumulaklak. At ito lang kung kung ito, ang kulay po ng bulaklak nito ay kulay violet. Yan. Yan. Ito naman po ay ating tatanim uli ng panibago. Yan, ito po mga kabayan. Pagkaraan po ng humigit kumulang na 6 na buwan simula nung aking mailipat yung kanyang keikes, ito po. Malaki na po siya. O, siguro po eh, hindi ko lang malaman kung ilang buwan ito bago siya magbigay ng bulaklak. So, atin pong obserbahan kung ilang buwan bago bumulaklak ito gantong orchids na dendrobium. Yan. Yan, ito po mga kabayan. Ang resulta ng aking ginawang pagpapropagate at pagpapabulaklak nito pong dendrobium orchids. Ito po siya, pagkalipas po ng humigit kumulang na 11 months simula po nung sa kanyang pagsuloy. Ito po, halos po isang taon na rin bago po ito napabulaklak, kaya kitang-kita po ninyo. Yan. Yan. At lagi ko po siyang dinidilig ng pinakita ko, yung rooting powder. Yan. Yan mga kabayan, hanggang dito na lamang po. At sana po ay may natutunan kayong kaunti sa aking ibinahaging paghahalaman. At yun po sa mga bago pa sa aking channel, paki-share na lang po. Like and subscribe. At sana po ay may natutunan kayong kaunti. Maraming salamat po mga kabayan.
hanggang sa muli na aking pag-upload ng aking mga ginagawang video.